Hello mga kabob, so welcome back again to my channel. So our topic for this tutorial is about how to do a voice record without speaking. So paano nga ba tayo gagawa ng voice record na hindi nagsasalita? So yan po ay sasagutin natin sa tutorial video na ito. At meron din tayong mga tips kung paano ito gagawin ng tama at kung paano natin gagamitin yung mga punctuation marks para matimpla natin ng tama yung voice record na ginagawa natin at maganda at malinaw din yung diction na gagamitin natin sa ating voice record. So keep on watching mga ka-Wolf. At the end of this video, malalaman natin yung mga paraan kung paano natin yan gagawin. But before that, kung bago lang po kayo sa channel ko, paki-like na lang po ng aking channel and paki-hit na din ng subscribe and notification bell para updated po tayo kung meron akong mga bagong video na i-upload. So let's start and explore our tutorial. A few moments later. And yun, a first step na gagawin natin is open natin ang ating Play Store. Then after nating ma-open, i-search natin yung T2S or text-to-speech application. Then i-download po natin yan. And yan, hintayin natin matapos yung ating download. And after nating ma-download, i-open po natin yung application. Then diretso tayo sa settings. So aayusin po natin yung settings niyan. And then hanapin po natin yung Speech Service by Google. Kung wala po tayong Speech Service by Google, so i-download ulit po natin siya sa ating Play Store. Then after nating ma-download, i-set po natin siya. Same process lang po ng pag-download ng T2S application, yung pag-download natin ng Speech Service by Google. And then dito naman sa Speech Voice, pipiliin po natin ay Filipino. So depende po sa inyo kung ano po ang gusto nyong piliin. Mayroon tayong iba-ibang language na nandito. So it's your choice kung ano pong language ang ilalagay natin. So ilalagay ko dito ay Filipino since Tagalog yung ginagawa nating voice record sa ngayon. Then after that, click natin tong Manage Voice Data. So dito, hahanap or pipili tayo ng voice na gusto nating ilagay sa ating record. So mayroon tayong mga pagpipilian. Itong Voice 1, isa itong halimbawa ng pangungusap sa wikang Filipino. Voice 2, isa itong halimbawa ng pangungusap sa wikang Filipino. At merong Voice 3, isa itong halimbawa ng pangungusap sa wikang Filipino. And then yung last one is isa Voice 4, isa itong halimbawa ng pangungusap sa wikang Filipino. So depende sa atin kung anong pipiliin natin. So ang galing po, diba? Sana all. Yun, sana all. So maglalagay po tayo ng sample text para ma-check natin kung paano mag-play itong voice record natin. So try natin to. And after that, i-click lang po natin yung play button. Hello, mga ka-Wolf. Welcome back to my channel. Please like and subscribe. And ayun, yung sample natin. So export naman natin siya para ma-save natin sa ating files. Yun, i-click lang natin yung export files. Then palitan lang natin yung file name niya. Huwag lang natin aalisin yung .mp3. So any file name na pwede natin gamitin, like for example itong voice1.mp3. And yun, exporting na. So automatic siya mapasok sa ating file. Then ayan, andyan na siya. I-try natin yung ating voice record. Hello, mga ka-Wolf. Welcome back to my channel. Please like and subscribe. Wow naman! Wow! Wow! And ayun, so puntahan naman natin yung CapCut para matry natin siyang ilapat sa ating video yung record na ginamit natin or ginawa natin. And yan, try natin gumawa ng text kung ano yung ginawa natin sa ating voice record. So yun din ang gagawin nating text dito sa video. So ilalagay lang natin yan dito sa ating video yung ginagawa, yung ating voice record na nakasave sa ating files. So i-click lang natin tong add audio. So eh na yan, hahanapin lang natin siya, yung nakasave nating voice record sa ating files, yung voice1mp3. So ilalapat lang po natin siya sa ating video. So click lang natin po yan, yung add sign. And then, ayan, ma-add na po siya sa ating video. So itatap lang po natin yung play button para mag-play po yung ating voice record na inalagay sa ating video.
Hello, mga Kawof, welcome back to my channel. Please like and subscribe. So ayan na po, naituro ko na po sa inyo kung paano gumawa at kung paano maglagay ng voice record sa ating video. So puntahan naman natin yung mga tips on how to use correct text and punctuation marks, kung paano natin magagawa or paano matitimpla yung ating voice record sa ating application. And disclaimer lang din po, so hindi po ako nagmamagaling, so I am just sharing my ideas dito sa tutorial na ito based on my own research, so sana makatulong sa mga nanonood ng tutorial na ito. And yun nga, one of the tips, kung maglalagay po tayo ng ating text, huwag po tayong maglalagay ng numbers, kasi ito po ang kalalabasan niyan. Kasi minsan naglalagay tayo ng mga numbers, lalo na pag naglalagay tayo ng mga steps, like for example step 1 to 2, so ganito po ang kalalabasan niyan. Step 8, please like and subscribe. And ayun, kaya dapat kung maglalagay tayo ng text, dapat po word by word, para yun talaga yung babasahin ng ating application. Step 8, please like and subscribe. Ganun po dapat. So another example po, 350 subscribers. So palitan po natin siya ng word by word para mabasa po siya ng application, yung text po natin. 350 subscribers. Sunod naman po yung paggamit natin ng mga punctuation marks. So makikita po ninyo na mag-iiba yung diction, yung sound ng ating ginawang voice record. So depende po sa ilalagay nyong punctuation mark. So kayo na lang po yung titimpla. Hello mga Kawof, welcome back to my channel. So ayan po, depende po sa inyo kung ano po ang gusto nyong timpla sa inyong voice record. So kayo po ang pipili nun. Hello mga Kawof, welcome back to my channel. Hello mga Kawof, welcome back to my channel. And ayan po, tapos na ang ating tutorial. Sana po may natutunan kayo. Thank you for watching and see you on my next video tutorial. And additional lang po, meron akong mga video tutorial links dyan po sa description sa baba. Pakicheck na lang po kung sino po yung gustong mag-earn money online and making money online. So gumagawa din po ako ng mga tutorial. Check nyo na lang po dyan sa baba para makita po ninyo at magkaroon tayo ng mga extra income. That's it. Thank you so much. So have a nice day ahead of you everyone. And always remember, kung walang knowledge, walang income. Bye-bye.